Dahil ito ang nanalo sa ating ginawang survey, ay ito ang ating tampok ngayong gabi. Today, we will cover the origin of Five Nights at Freddy's, ang storyline, ang gameplay, at ipapaliwanag ko rin ang mga karakteristik ng bawat animatronics. Although napakarami ng mga teorya ang naglabasan tungkol sa Five Nights at Freddy's, minabuti kong unahin ang totoong origin ng larong ito sa kadahilanang nais kong maunawaan mo muna kung paano nabuo ang larong ito. Sa ganon, pag naglabas tayo ng iba't ibang mga content na may kaugnayan sa larong ito, ay madali mo nalang maunawaan kung paano gumagana ang horror game. Ngunit, kung fanatics ka ng larong FNAF, ay for sure ay sisiyo na lang ito sa iyo. Piano pang hihintay mo? Grab a seat. Relax as we uncover the origin of the one of the greatest horror game ever made, Five Nights at Freddy. Let's start the video. Si Scott Cawthon ang game creator ng horror game na FNAF. Kilala si Scott dahil sa tagumpay niya sa paglikha ng iba't ibang mga FNAF series. Nagsimula si Scott sa paggawa ng simpleng mga video game. 16 years old pa lang si Scott ay nakagawa na agad siya ng isang simpleng laro na kanyang pinangalan ng Doofus. Kanya naman itong ginawa sa isang software na tinatawag na Clickteam Fusion. Ngunit, ang totoong ideya kung paano nagsimula ang larong FNAF ay dahil sa isang malaking insulto sa kanyang mga video games na nilikha. Ang family-friendly video game na nagngangalang Cheaper and Sons Lumber Co. na nilikha ni Scott ay naging inspirasyon niya upang likain ang larong Five Nights at Freddy's. Ayon sa mga players, ang main character na isang beaver ay nakakatakot at napaka-creepy despite the fact na ang larong nito ay pambata at pampamilya. Umano ito ng napakaraming negative comments mula sa mga taong nakapaglaro nito. That time, imbes na malungkot at sumuko si Scott dahil sa mga nare-receive niya mga negative comments sa kanyang mga likhang laro ay instead, ginamit niya ito bilang advantage. Hence, this was the birth of Five Nights at Freddy's. Kagaya ng Cheapers and Son Lumber Co. na umiikot sa family values, enjoyment, and entertainment, ginawa ni Scott na kapareho ang core play ng FNAF, isang masayang lugar para sa mga bata, mga friendly animatronics na napaka-creepy ang mga disenyo. Scott created over 60 games before finally hitting the mainstream popularity and acclaim with the Five Nights at Freddy's franchise. Noong 2014 ay nagsimula na nga ang pagpupondo sa larong ito at bagong ma-release ay marami ding mga ginawang sakripisyo itong si Scott para maisakatuparan ang horror game na ito. Kabilang sa mga strategy ni Scott ay ang pag-aanunsyo nito ng laro sa kanyang mismong YouTube channel at ang paghingi nito ng tulong sa publiko sa pamamagitan ng crowdfunding. At heto ang makikita natin sa kanyang YouTube channel. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, ay naisakotoparan din ni Scott ang kanyang matagal na pangarap na ma-release ang larong ito. Ang unang demo ng laro ay na-release noong July 24, 2014. Ang mismong laro ay na-release naman noong August 18, 2014. Na-release naman ang Android version nito noong August 24, 2014. At ang iPhone version naman ay noong September 11, 2014. Ang larong ito ay sobrang naging matagumpay sa buong mundo, lalo pang sumikat ang larong ito dahil sa tulong ng mga YouTuber or content creator. Nilaro ito ng mga sikat na mga content creator dahil sa sobrang kasikatan nito ay iba't ibang mga series at sequels na rin itong na-release na sobrang tinangkilik naman ng mga manlalaro all over the world. Now, ano nga ba laruin itong Five Nights at Freddy's? Sa larong ito ay kinakailangan mong kampana ng isang role ng security guard na nagangalang Mike Schmidt. It's possible that the game was take place on mid-90s
dahil na rin sa makalumang kagamitan na makikita sa loob ng larong ito. Kung atin naman titignan ang mismong paycheck para kay Mike Schmidt, ay makikita natin ang kanyang sinasahod na $120.50. Ang rate ng sahod na ito ni Mike Schmidt ay nag-o-occur lamang noong taong 1993 to 1995. So that means, ang senaryong ito was to take place back on 1990s. Bilang isang security guard ay magtatrabaho ka sa gabi upang bantayan ang buong restaurant. Para pasimplihin ay pwede mong maahilin tulad ang buong establishmento sa isang malaking branch ng Jollibee. Ang kaibahan lamang sa Jollibee ay ang mga animatronics, dahil kung sa Jollibee ay may mga mascot na sinusuot ng mga taong mag-entertain kapag may mga event, ang Fazbear's Pizza Restaurant naman sa Five Nights at Freddy ay mayroong mga animatronics na pinamamahayan ng mga kaluluwa ng mga pinatay ng mga bata. Ang mga animatronics na ito ay dinisenyo o ay pinograma upang kumanta sa harap ng entablado. Binubuo ang mga animatronics ng, of course, mga makina sa panloob at mga animal look-alike features sa panlabas. Kung sa Jollibee ang mga mascot ay binabase sa mga pagkain na makikita sa menu ng Jollibee, ang animatronics naman sa Fazbear's Pizza ay binabase sa mga alagang hayop. Mayang-maya ng kaunti ay iisa-isahin natin ang mga karakteristik ng bawat animatronics na makikita sa larong ito. Gaya ng nabanggit ko, bawat animatronics ay sinaniban ng mga kaluluwa at kusang gumagalaw sa gabi at naghahanap ng mga mabibiktima na kanilang makikita sa gabi. Bago ka magsimulang magtrabaho sa loob ng restaurant bilang secure, ay ipapaliwanag muna sa iyo ng phone guy kung ano-ano nga ba ang mga dapat mong gawin, especially tungkol sa mga creepy animatronics. Just be aware, the characters do tend to wander a bit. They're left in some kind of free roaming mode at night. Something about their servos locking up, they get turned off for too long. Kung hindi mo na itanong, ang boses na iyong narinig dito ay mismong boses ng game creator na si Scott Cawthon. Sa ating pag-iimbestiga sa loob ng larong ito, ay mapag-aalaman natin na mayroon palang malagim na kasaysayang itinatago ang restaurant ito. Isang krimen kung saan, ayon sa mga nakasabit na mga newspaper, may mga batang kinidnap at saka pinatay sa backrooms ng mismong restaurant. At ang kanilang mga bangkay ay tinago sa loob ng bawat animatronics. Dahil dito, ang mga kaluluwa ng mga pinatay ng mga bata ay nakakulong sa bawat katawan ng mga animatronics. Ang salarin sa pagpatay ay nagangalang William Afton, which also the creator ng mga animatronics. Kaya naman, kabisadong kabisado ni William Afton ang bawat sulok ng restaurant at ang mga lokasyon ng mga animatronics bago niya isinagawa ang malagim na krimen. Ang main objective mo sa larong ito ay matapos ang 5 araw na duty mo sa loob ng haunted restaurant na ito. Bawat gabi ay lalo magiging challenging. Ang oras ng pasok mo bilang isang security guard ay magsisimula ng hating gabi at matatapos ng alas 6 ng umaga. Para naman laruin ang horror game na ito ay kinakailangan mong bantayan ang bawat animatronics upang hindi ito makapunta kung saan ka naroroon. Kapag nagawa nilang makarating sa lokasyon mo, ay mag-game over ka kaagad. Kinakailangan mong tignan ang mga animatronics gamit ang mga CCTV camera na makikita sa gilid ng screen mo. Each game contains puzzles at mga tasks na kinakailangan mong sagutin or ayusin habang nagbabantay sa mga animatronics. Dito ay lalo magiging challenging ang bawat gabi mo bilang isang security guard. Ang magbibigay sa iyo ng thrill dito sa larong ito ay ang limitado mong supply ng battery. Ibig sabihin ito, bawat check mo sa kung nasaan ang mga haunted creepy animatronics ay siya rin pagbaba agad ng power supply mo. Kaya naman, dapat mo lang i-check ang mga animatronics na ito kung kinakailangan. Dahil kapag nalowbat ka at naubusan ka ng power supply, ay lilitaw si Freddy at biglang. Yeah.
Pag nagawa mong malampasan ng 5 araw bilang security guard, ay magkakaroon din ng mga bonus round sa larong ito. Well, of course, ang level na ito ay sobrang hirap para sa mga ordinaryong manlalaro at mga taong may hina ang loob. Now, iisa-isahin naman natin ang mga animatronics na makasalubong mo along this game. Chica. Si Chica ay isang kulay dilaw na animatronics na maaari mong mahalin tulad sa isang bibe. Si Chica ay mahilig sa pizza. Sa umaga ay makikita mo ito bilang isang backup singer ng banda ni Freddy. Hey, I'm Chica, the lady of the group. My singing is a treat. So sweet! But keep an eye on your pizza. Cause I'm a bird who likes to eat! Nom nom nom! Umaatake itong si Chica sa right side ng establishmento. Malalaman mong papalapit na ito sa iyo kapag makakarinig ka na ng mga ingay na nagmumula sa kusina ng restaurant. Kapag hinintay mong makarating itong si Chica sa iyong opisina at hindi ka nagsara ng pintuan, ay ito ang mangyayari sa iyo. Bunnies. Ang animatronics na nagangalang Bunny ay maihahalin tulad mo sa isang kuneho. Si Bunny ay ang lead guitarist ng banda ni Freddy sa umaga. Umaatake naman itong si Bunny sa right side ng restaurant, moving gradually sa mismong lokasyon mo. Minsan ay nagtatago ito sa loob ng janitor's room. Kapag nagawa naman itong makarating sa opisina, ay heto ang mangyayari sa iyo. Ayon kay Scott Cawthon, ay si Bunny ay ang pinaka nakakatakot na animatronics na kanyang nilikha. Isa ito sa kanyang pinaka kinatatakutang animatronics. Pirate Fox na si Foxy. Ang animatronics na ito ay kahalintulad naman ng, well, of course, isang fox. Isang pulang soro, kasi ang English ng fox ay soro. Unlike sa ibang animatronics, si Foxy ay hindi madalas kumala sa buong restaurant. Instead, he peeks out from behind the curtains. Ito naman ay dahan-dahang gumagapang sa left side ng restaurant. Kapag hinayaan mong makalapit ng animatronics na ito sa iyong lokasyon, ay kinakailangan mong isarado ang pinto sa iyong kaliwa at i-switch ang hallway camera. Ito'y upang mapabalik mo si Foxy sa kanyang lungga. Ngunit, kapag hinayaan mong makalapit si Foxy sa iyong lokasyon without closing the left side of the door, ay heto ang mangyayari sa iyo. Ayon naman kay Scott, ay nabuo ang animatronics na ito habang nakasakay sila ng buong pamilya niya papuntang New York para magbakasyon, kung saan habang ginagawa niya ang design para dito ay makailang beses na umaalog-alog ang kanilang sasakyan, which explain ang mga sira sa katawan ng animatronics na ito. At syempre, ang pang-apat na animatronics, ang star of the show, si Freddy Fazbear. Ang animatronics na ito ay masabi kong sobrang creepy dahil despite na ang pangalan nito ay Freddy, which we know na ngalan ng isang lalaki, ay maririnig mo ang tawag nito na parang isang batang babae once na pinabagal natin ang tunog mula sa tawa ni Freddy. Sa lahat ng animatronics ay ito ang sobrang aktibo pagsapit pa lang ng gabi. Dahil dito ay kinakailangan mong madalas bantayan itong si Freddy. Once na makarating si Freddy sa iyong opisina ay dapat mong isarado agad ang bawat pinto. Dahil madalas mong titignan ang CCTV camera upang bantayan itong si Freddy, ay magkiresulta naman ito sa low power supply hanggang sa mag-shutdown ang power supply mo. Kung isa ka sa mga nakapaglaro na ng Five Nights at Freddy, ay alam kong pamilyar ka sa isang animatronics na tinatawag na Golden Freddy. Pinaniniwalaan ang Golden Freddy na ito ay pinamamahayan ng kaluluwang nagngangalang Cassidy, isa sa mga biktima ni William Afton.
para ma-access ang Golden Freddy sa larong ito, mayroong 1 in 100,000 na tsansa na makita mo ang poster ng Golden Freddy sa Wall of Hall 2B. Pag pinagmasdan natin mabuti ang poster na ito, ay biglang makarinig ka ng tawa ng isang bata. Which we know na ito ay tawa ni Cassidy. Now, kapag nag-switch mode or nag-office mode ka, ay makikita mo sa harap mo ang Golden Freddy na nakaupo. At kung saan, ay bigla-bigla ka nitong aatakihin out of the blue. For now, ay heto muna mga impormasyong nakapaloob sa larong ito. Sa susunod nating video ay pag-uusapan naman natin ang iba't ibang mga teoryang nabuo, mga misteryo nakapaloob sa mismong laro. Kaya naman, huwag mong kalimutang mag-subscribe at mag-iwan ng isang likes. As always, thank you for watching. See you in the next video. Boogs TV, signing out. Peace. Goodbye.